Lahat ng kandidato sasabihin, tutuparin ko yung pangako ko sa taong bayan. Pero... Paging lagi mong bayan. Ate, palagay ha. Okay. Magandang tanghali sa inyong lahat. So, mahahappy po ako na nakita ko kayo ngayong tanghali. Kahit sabi sa akin ni Alan, halika, dadalhin kita doon kasi puro BBM doon. Pero okay lang po. Dito pala kayo! Ang ganda ng mga sinasahig nyo. Hi! Tawagin natin ang unang magtatanong, si Miss Mary Jane Mercado. Mary Jane Mercado. Jane, halika. BBM supporter to, ma'am. Jane, ang masasabi ko lang sa'yo, ah, di ba? At naka-Lenny mask ka na. Huwag naman. Huwag mong bukohin. Hi, Jane. Ma'am, bakit po, ano, gusto niyo pong maging presidente kahit nababalita po namin na lubog sa utang yung Pilipinas? Oh, maraming dahilan. Yung bakit dito, maraming pwedeng baguhin. Siguro napapansin nyo naman ito, bawat eleksyon, maraming nangangako. Pero parang hindi nababago yung takbo. Yung paniniwala ko, ang pinapakinggan kasi yung dati ng mga nakakaangat. Sa trabaho ko, nakakasalamuha ko talaga yung mga magsasaka, mga isda, mga manggagawa. Ang paniniwala ko, pag sila yung unang inasikaso, iiba yung takbo natin. Halimbawa na lang, pag sinabi nating tulong sa mga magsasaka, tutulungan yung mga magsasaka, pero bibigyan ng yung agrarian reform, bibigyan ng lupa, pero hanggang doon na lang yung tulong. Pero wala naman tulong sa pagbaba ng presyo ng abono, pagbaba ng mga inputs, so hindi din nakakaangat. Pag sinabing tulong sa trabaho, totoo may trabaho, pero nahihirapan yung manggagawa na yung pang-araw-araw dahil hindi naman yun inaasikaso. So sa akin, kung ang nakaupo, nakakasalamuha pang-araw-araw yung mga nasa baba, mas magiging maayos yung mga programa. So para sa akin, yun yung nagtutulak sa akin na dahil mahaba yung panahon na talagang nasa communities ako, mas ramdam ko kung ano yung pangangailangan. Ma'am, good morning po. Morning. Paano ninyo po kami makukumbinsi na ibotong presidente sa darating na halalan? Ako, alam mo, ang pakiusap ko, hindi ko kayo kukumbinsin ngayon. Mahirap na magdedesisyon kayo dahil lang nakausap ko kayo. Mas mabuti na magdedesisyon kayo pag napag-aralan nyo kung sino talaga kami. So, halimbawa, pag sinabi kong mahal ko yung mahihirap, huwag ka munang maniwala doon. Pero pag sinabing mahal ko yung mahihirap, anong klase ba yung pagbuhay ko? Kasi kung pagbuhay ko marangya, paano ko mararamdaman yung hirap ng mahihirap? Halimbawa, kayong mga manggagawa, di ba? Pag sinabi namin na para kami sa mga manggagawa. Halimbawa ako, naging member ako ng Kongreso. Ano yung prueba ko na mahal ko kayo? Tingnan niyo yung mga final namin na batas. Kasi kung yung final namin na batas, kinakampihan lang yung dati ng malalaki, paano namin sasabihin na mahal namin kayo? Diba? So sa akin yun yung pakiusap ko na huwag nating sasayangin yung pagkakataon na pumili kung sino makakabuti sa atin. Hindi nyo masasabing mabuti kami o masamang tao sa isang tinginan lang eh. Masasabi nyo kung mabuti o masama kaming tao sa mahabang panahon ng panunungkulan namin. Ang tatanong ko lang po, kung sakali po kayo mananalo na maging pangulo ng bansa natin, paano po ninyo mabibigyan ng trabaho yung mga nangangailangan ng trabaho, lalo na walang mga pinag-aralan, di nakapagtapos? Paano mapapadali ang proseso nito? Pinakasentro po ng programa namin trabaho.
In fact, meron na po kaming nilabas yung Hanap Buhay para sa Lahat program. Nakasaad na doon yung pasunod-sunod. Pero dahil mahaba yun, bibigyan ko lang kayo ng example. Paano magkakaroon ng maraming trabaho dito sa atin? Magkakaroon ng maraming trabaho kung yung mga negosyante may tiwala sa gobyerno. Kasi kung ang negosyante may tiwala sa gobyerno, mag-i-invest sila sa atin. Pag mag-invest sila sa atin, gusto sabihin nun, maraming trabaho yun. Pangalawa, obligasyon ng pamahalaan na hinahanda yung mga tao sa klase ng trabaho na available. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, nung pandemic, may sinimulan kaming programa. Ang pangalan ng programa namin, CCAP.ph. Nag-partner kami sa mga kumpanya. Yung available na trabaho ang in-offer namin, 29,000 na trabaho. Ang nag-qualify lang, 16,000. So, ang daming available na trabaho, walang nagka-qualify kasi walang skills. So, dapat yung gobyerno, ang programa niya, yung skills na kailangan, dapat may programa siya na kung ano yung kailangan ng trabaho, yung tao, natetrain siya dun sa skills na yun para makakapasok siya. Another example, itong mga BPO, yung mga call center, ang daming trabahong available, pero konti yung nakaka-qualify dahil kulang ng skills ang mga bata. So dapat ang gobyerno, ang inaasikaso niya, sisiguraduhin niya na meron siyang training, whether sa eskwelahan o out of school youth, na natatrain niya na yung kinakailangan na skills available. Kasi paminsan, ang dami naman trabahong available dahil wala tayong skills. Doon tayo sa mga trabaho na mababa yung sakod. Dahil, yun yung skills na available sa atin. Pero kung, halimbawa, meron tayong available na makakapag-training tayo na hindi naman magbabayad ng extra, pero madadagdagan yung kaalaman natin, baka ngayon sumasahod tayo ng 10,000, pero dahil may skills na tayo, kaya natin sumahod ng 20,000 naman. So, yun yung magpapaloob dun sa public employment program na gagawin natin. Ginagawa na namin yun ngayon sa Office of the Vice President. Pero pag binigyan tayo ng pagkakataon, lalong lalaki yung opportunity na makakapag-training tayo ng maraming tao. Okay, Evangeline Cervantes. Last question from a BBM. Tapos yung makalili. Grabe ka naman, Ala. Naman. Wag naman ganyan. Yung mga magandang hapon. Ay, magandang hapon. Ang itatanong ko lang po ay tungkol dun sa pagkapantay-pantay po ng mayaman at mahirap kung mayroon pong nagagawang kasalanan. May ipapatupad po ba ng parehas na walang tinitingnan o kaya tinitingnan? Dapat ganon. Dapat ganon. Pero hindi ganon yung nangyayari. 2 taon akong abogado sa PAO. Saka 10 taon ako abogado sa Saligan. Ang akin pong inaabogaduhan yung mga mahihirap. Ang realidad, malas mo kung mahirap ka. Dahil ang daming korupsyon sa mga institusyon natin. Mawawala yun pag nilinis natin yung mga institusyon. Paano natin lilinisin yung institusyon? Para sa akin, merong tatlong para kailangan gawin. Yung number one, dapat yung pag-a-appoint ng mga kawani ng pamahalaan, dapat hindi political. Gustong sabihin, dapat hindi kinikilingan kung kanino ba to kampe. Dapat yung ina-appoint mo kasi siya yung qualified. Yung number two, kailangan transparent. Pag sinabing transparent, kung ano yung ginagawa ng pamahalaan, dapat alam natin lahat. Yung pangatlo, dapat meron tayong mekanismo, ang tawag namin doon, People's Council, na yung mekanismo na kahit hindi ka bahagi ng pamahalaan, merong mekanismo para nakakapag-participate ka. Gusto sabihin, kung ang topic na pinag-uusapan, apektado ka. Halimbawa, housing. Hindi ka naman kapitan, hindi ka naman mayor, pero interesado ka sa programa ng pamahalaan, dapat meron ka boses. So, ngayon, sa amin, sa NAGA, ginagawa na namin yon. Meron kaming People's Council. Pag ginawa natin yon sa ibang lugar, mababawasan yung corruption.
Okay, salamat sa BPM supporters. Ma'am, mga makalini naman. Good afternoon po, ma'am. Halimbawa po manalo ka sa pagka-president, maasahan ba namin ang iyong pangako sa taong bayan? Again, ang sasabihin ko, Eva, lahat kasing kandidato sasabihin oo, di ba? Lahat ng kandidato sasabihin, tutuparin ko yung pangako ko sa taong bayan. Pero... Paging lagi mo yung bayan. Pero Eva, paano mo malalaman na tutuparin ko? Malalaman mo kung ano yung mga pinangako ko dati, tinupad ko ba? Pag tinutupad mo yung pangako mo, nababago yung buhay ng tinutulungan mo. Yung mga, halimbawa, yung mga urban poor na walang pabahay, hindi ako naniniwala na dapat ang relocation malayo. Kasi, pag malayo ang relocation, hindi naman naaalis yung problema. Ewan ko kung narinig nyo na yung Kalawan, Laguna, naging relocation site siya, pinupuntahan namin. Meron doon isang grupo na mga galing Pasig. Nirelocate sila doon, wala naman trabaho. So, anong nangyari, yung mga lalaki bumalik sa Pasig. Kasi ang trabaho nila nasa Pasig. Naiwan yung mga asawang babae doon, saka yung mga anak. Umuuwi-uwi na lang yung mga lalaki. Anong nangyari, marami doon sa mga lalaki nakahanap ng bagong pamilya. The informal settlers ulit. So, ang tanong ko, nasagot mo ba yung problema? Hindi naman eh. Naghiwalay lang yung pamilya. Hindi mo din na-solve yung housing kasi may bago na naman na informal settlers. So, ito yung sinasabi ko na pag hindi mo ramdam yung detalye ng problema, ang gagawin mong solusyon, hindi naman talaga natutumbok yung problema. Thank you po, ma'am.